So what's up YouTube? Welcome back to my channel, and on this video we'll be reacting to my brother's vlog. So cue in the intro. Every single day. So what's up? If you're new to the channel, I do vlog contents, I do sneaker contents, I do gaming contents, and I also do unboxings and reaction contents. I also feature my travel vlogs here on this channel, and I hope that you would subscribe to my channel and like these videos and also comment on the comment section down below. So for this video, I'll be reacting to my brother's vlog, which is his latest vlog, which he gave us a shout out. So for this video, this will be a Filipino in English, a mixed language vlog or reaction. For my international viewers, I'm really sorry, but I will make it to the point that I can translate my reactions. So yeah, so let's get into it. Alright, so I have loaded my brother's latest vlog, which is entitled Happiness Vlog sa Madaling Araw. So for my international viewers, Madaling Araw is a brink of dawn. So if my translation is correct, I'm sorry. But this is a mixed language vlog, so a little bit of context. So before I started YouTubing, or before I started this YouTube gig, I was inspired by my younger brother, because in the family, he was the early adapter in the YouTube genre. So he was the one that is doing all these videos, creating this content, but never uploads. The only thing that I did before when I entered YouTube is to share my gameplays that maybe some of you would enjoy them. And then later on, I experimented on vlogging and also travel vlogs, because I've been traveling locally here from Manila to our province in Zambales. And then I got the opportunity to go out of the country from Japan, and then I vlogged there as well. So it became a different content for me, since I want to share also a personal connection or personal experience from my perspective to you guys. So right now we're going to react to his video. So with that in mind, let's get into it. Alright, so I will now play this video that he has. So Happiness Vlog sa Madaling Araw. Okay. Ooh, nice intro, diba? Oops, let's pause a little bit. Before, he does not have any intro like that. So ngayon medyo okay na intro niya. Although napanood ko na to, guys, I'm just recording this for my reaction. So bakit nga ba? Kasi he gave me a shout out. So for me, I'm also giving him a shout out right now. So maybe here or here. Here, lagay ko yung link niya. And then I'll also include this link on the description down below para ma-follow niyo siya. So please follow him. His vlogs are more on the financial side and on the personal level side, because technically he's a financial advisor by profession but not by education. So i-share niya yan sa channel niya. So hindi siya fake na, hindi siya scammer, guys, ha. He works for a legit insurance company, yun. So yung insurance company na yun, kaya siya nakapunta dun. So sana ma-share niya. Kagagawan ko yun. it's my suggestion, actually. Pero sana ma-share niya sa inyo, sa channel niya. So yun, so balik tayo ulit. Pero maganda yung intro niya. Okay yung intro niya dito. Oh, may mga pag-anong effects na siya. Dati wala siyang ganyan. Saka yung mga filter na gano'n. Coach Matt. So, ayan. So, lakasin lang natin. Hi guys, this is Coach Matt.
So guys, style talaga niya yun, na may mga mali, may cut siya. Style talaga niya yun. Ako kasi nagkakamali ako, parang wala lang, mali ako. Siya talaga may cut! Ganun, may ganun talaga siya. So, early on, style na talaga niya yun. Hindi ko na-adapt, pero moving forward. Yeah. Yun pa isa. Konti lang yung videos niya. Kasi hindi siya masyadong nag-upload. So, nasabihan ko siya before, "Oy, ba't di ka nag-upload? Ano nangyari sa channel mo?" So, yun. So, yeah. So, nag-take down siya ng ibang content niya. So, yung dati, may mga gaming content kami magkasama. Ang nilalaro pa namin nun, Paladins. So, may gaming content kami nun na magkasama kami sa game. Tapos, tinake down niya sa kanya. So, kasi nga, nirevamp niya yung site, nirevamp niya yung page niya to a more financial. And then, ngayon, nagkakaroon siya ng more personal na. So, kaya tayo nag-react din ngayon. So, for you, my fellow international viewers, I'm sorry. That's pure Tagalog or Filipino. Sorry. Okay, back again. Wow, so may same day edit. Parang ano yun, no? Parang kasal. SDE! Same day edit! SDE! Kasal ka ba? Nakakatawa lang. May mga transition na rin siyang gano'n na sarili na lang niya. At least hindi na rin ma-flag for demonetization. Para namang ano yun, no, mayroon. So yun guys. So, tumitingin ako sa off the lens, guys, kasi yung camera ko, I'm using a D5100. So, meron siyang maliit na pocket na monitor on the side. So, nilagay ko yun on the side para makita ko nagre-record. Kasi alam niyo naman itong camera natin, bigyan na wawala. So, yun, nagre-record pa siya. Haha! Balik pa tayo sa reaction. Sabi, no, alas 12 niya ginawa. Yung sabagay, ginagawa ko din yan, guys. Ay, time check. Sorry. Ikaw pala nasabi sa inyo. It's 8:54 ng September, ng Saturday. So, zoom in natin. Kita ba? And 8:24. Kung di nyo kita, lunin ko muna yung brightness. Okay. Ayan, siguro kita na. Ayan, so 8:54. Okay. 8:54. Ayan, 8:54. Nang Saturday, December, September 26, hindi pa December. So binabrag ko lang din yung wife ko. Binabrag ko lang din yung wife ko. Ando ng wife ko, no? Ayan, guys, oh. Ayan, ando ng wife ko, no? So yun, binabrag ko lang din yung wife ko. So, balik tayo sa reaction. Himalayan salt. May pa-shoutout na siya. May pa-Himalayan pa. Maganda din naman yung ano niya dito eh. Yung low light situation niya. Although medyo going into the dark area. Pero Manageable pa rin yung ano niya, low light situation. Gamit niya nga pala guys, iPad. So, kung may makita kayo na sa labas, may nakagana, may hawak na iPad. So, ayun po ano, malamang siya yon. So, ako gamit ko DSLR. So, malamang siya, malaki iPad. So, ano po ano. So, hindi ko alam kung paano niya hina-handheld to. Yung sa mga sa kotse pa ang pinatong niya eh. So hindi ko lang alam sa labas. So yun, balik tayo ulit.
Guys pala, ano, kung makita nyo, kung magkakaroon kayo ng screenshot, i-comment down nyo, ay comment nyo down below sa comment section kung sino mas mukhang bata. Ako ba o siya? No? Sino mas mukhang bata sa aming dalawa? Ako ba o siya? So comment it down on the comment section down below. Ing light ka. So medyo informal lang tayo. Ano ba talaga trip mo sa buhay? Ay, simple pala. So guys, kahit mukha siyang ganyan, yan talaga ugali niyan. I mean, de joke lang. Medyo mukha lang talaga siyang seryoso, pero medyo maloko din yan. Pero may seriousness pa rin dun sa content siya, kasi nga he's leaning towards the financial side. So syempre, kapirahan and stuff, and yun yung ano na format niya sa channel niya. So I can't blame him kung tingin niya sobrang seryoso niyan, pero pag kami lang, hindi, mas maloko pa sa amin niya. So sa akin lang kasi nagkataon na yung channel ko veered or leaned forward my personality. So ayun din, kaya medyo diverse yung content ko. Kung mapapansin nyo, I have sneakers, I have unboxing, I have video gameplays, I have travels, minsan may eating pa ako, may food pa ako dito. So yun, diverse kasi medyo, syempre, hindi naman, diba? Parang ang trip mo, hindi naman isa lang eh. So madami ka ding trip. And gusto ko din na ipakita sa inyo yung mga sides na yun na, okay, I have this content. Tapos yun. Tapos lately, nag-post din ako ng hobby. So, yun. So, back na ulit tayo. So, ito, yung sasakyan na yan, sa screenshot, sasakyan namin pala yan. So, family car yan. So, dapat siya nagmamaneho yan, kasi hindi pa siya pinapayagan ni mami. So, yun. Okay, play na natin ulit. Oh, ganun siya mag-shit. Shit. Tamad ka kasi mag-upload. Yun lang yun. Tamad ka mag-upload. Close sa'yo. Totoo yun. Hindi lang niya ina-upload. Totoo yun. Wow! Feeling ko nandun ako sa tinatamad siya mag-edit. Hindi sa dalawa siyang camera, wala siyang ganito. Guys, may phone yan. Before magka-iPad siya, may phone yan na may camera. So, hindi sa tinatamad siyang mag-edit. Wala siyang camera. Tinatamad siya mag-edit. yun. May laptop pa yan, guys. Bago magka-iPad, may laptop yan. So, wala siya excuse. Sorry, bro. Binubuko kita. for you international guys, binubuko is just, Ano nga ba yun binubuko? Spilling the truth? Nga ba yun? Maybe that's it. So, comment down below in the comment section kung ano yung English ng binubuko. Ang bobong vlogger, hindi alam yung English ng binubuko. So, pag nalaman to ng asawa ko, paggagalitan niya ako. Sorry, wifey. Kung nanonood ka, I'm really sorry. I love you. Balik tayo sa, ano, sa video. Reaction. Wow, opportunity. Golden. Goldenness. Yes, nag-record pa siya. Go, my Nikon. Huwag ka mag-fail, please. Mayroon mag-edit. Totoo yun. Ginagamit niya yun for work. Duh! Yun lang naman yun eh, diba? Challenge mo yung sarili mo in creating something new. Yun lang din naman yun. Wow! May creative mind!
Maraming time lang din kasi. Hindi guys, all jokes aside, creativity wise, creative siya. Isa sa mga creative. Although kaming magkakapatid naman, creative naman kaming tatlo. So, tatlo nga pala kami magkakapatid ah. So, hindi ako yung eldest. So, tignan na lang natin kung anong i-comment nyo down below kung sino sa tingin nyo eldest sa aming dalawa, no? Pero kung napanood nyo ito, malalaman nyo na. So, yun. Break tayo ulit. Hindi ko lang alam guys kung konyo rin ako ah. Pero kung tingin nyo kung konyo ako, comment it down below. Yun, may shout out tayo. Yun, totoo yun. Siya yung nangingilam ng camera ko. So, before ko pa ma-acquire itong D5100, meron akong gamit na D3100. Yun yung ginagamit ko for photos. Nasa akin pa rin yun actually. And then before, nag-umpisa ako sa SJ Cam 4000. Doon ako nag-umpisa. Doon yung naging face cam ko. Kasi sabi niya sa akin before nung nagpa-paladins kami, parang bakit hindi ka mag-invest ng face cam? Kasi that time uso na yung mga hindi pa kumbaga nag-hit na nagpaakyat na ng peak ng streaming, hindi pa siya ganun na in terms of streaming na kabongga ngayon. And then yung YouTube before hindi pa ganun kaano yung algorithm. Itong channel natin before the algorithm was monetized actually. So before the algorithm medyo nag-i-increase na yung monetization natin on this channel. And then when the algorithm hits, natamaan yung channel natin noon. Before parang you just need a couple of subscribers to be monetized. Hindi siya ngayon na kailangan ng 4,000 watch time and then 1,000 subscribers before it will be monetized. Before, back then, early stage ni YouTube guys, kumbaga so I think 400 500 or 100 you can be monetized, parang ganun. So I'm not sure ha, pero yun yung mga early stage ni YouTube na, and also the streaming platforms na medyo pa-rise pa lang, hindi katulad ngayon na sobrang ganda na, and sobrang ganda na siya, yun na yung naging requirements. So before, kaming dalawa we're doing YouTube na, hindi ko masabi na isa kami sa mga OG kasi I think sila Moy Palaboy, sila Lloyd Cadena, sila Will Dasovich, Casey Neistat, yan yung mga OG talaga. And then kami, parang we started a year before? Parang ganun yata. I'm not sure kung a year before or 2 years before them. Pero naabutan namin yung rise ng YouTube na hindi pa ganun na may algorithm ngayon. Hindi pa ganyan. Naabutan namin before na simple lang ang buhay sa YouTube actually. Dati. Ngayon, medyo komplikado gawa ng algorithm. Pero, anyways, bilik tayo ulit. Totoo yan. Oh, kasama ko siya noon, guys. Mga montage. Mga pamontage. Bakit siya yung nagmamontage noon? Kasi ako yung nagmamaneho. Hindi ako pwedeng mag-montage na nagmamaneho ako. So, siya yung naghahawak ng camera. And then, ako naman nag-edit for the montage. So, yun. Yun yung ibig niya sabihin dun sa siya yung nagmamontage. Kasi may montage kami na mag-drive ako. Tapos pumunta kami sa papuntahan namin. Yung mga B-roll, yun. Siya gumagawa nun. So, pagkasama ko siya. Pero pag may times din naman na yung mga vlog ko going to our province sa Zambales,
walang B-roll kasi walang magbi-B-roll. walang transition kasi wala eh. Kumbaga ako lang gumamaneho, hindi ko man pwedeng minsan ako lang mag-isa. So paano 'yun, 'di ba? So minsan hindi ko man pwedeng sabihin sa parents ko na oh, i-B-roll niyo. Hindi man din nila alam. So pagkasama siya, siya 'yung pinapag-B-roll ko. So totoo 'yun, totoo 'yung mga kiniklaim niya dito. Walang ano, walang mali diyan. So hindi rin scripted tong ano, tong vlog nito. So hindi kami ganoon. hindi kami ganoon, guys. So makikita niyo naman din sa mga gunpla talks ko, may cheat ako kasi nag-research ako. Pero dito, since reaction lang. So 'yun. Okay, break tayo ulit. Da-da-da! Wala na. Yeah, maganda yung philosophy na yan. Yung pantap mo lang, kung alam mo gustong gawin. Kasi syempre guys, mahirap mag-vlog. Tapos mahirap din i-force yung sarili mo mag-vlog. Kung lalo ngayon, alam naman natin na pandemic. Tapos namatay siya. So ayun, like yung sinasabi ko kanina, mahirap mag-vlog. And right now, we are in the midst of COVID-19. So yun, mahirap maging inspiring, mahirap maging magkaroon ng positive ngayon kasi nga gawa ng COVID-19 and lalo sa amin like on my end, kaya medyo nahirapan din ako gumawa ng content is that Monday to Friday nasa work ako, tapos yung work ko is panggabi kasi kasi sumasabay kami sa shift ng Detroit which is US. So here in the Philippines, it's a night shift. So since ang dami ko ding ginagawa sa work, full-time work, I'm really really blessed na may work ako ngayon dahil sa pandemic. It helps me to make ends meet and also helps me to maintain this YouTube channel kasi alam niyo naman hindi pa to monetize. So kahit may mga ads ako diyan, nakikita niyo. I think it's because of the length of the video, pero hindi talaga to monetize guys. Kasi hindi pa tayo nakakaabot doon sa 1,000 subscribers and 4,000 watch time. So as recording of this video, naka 111 subscriber pa lang tayo. So if you want this channel to be monetized and help me be financially free and help me have another income or another source of income dito sa YouTube community, please subscribe to his channel. And also, please subscribe to my brother's channel. Dito yung link niya, lalagay ko dito. Okay, kita ba? Yan. Lagay ko dito yung link niya. And also, lalagay ko din sa description down below yung link niya. Also, lalagay ko din sa end ng video na to, pag na-upload ko na, syempre, dun sa end card yung channel niya and then sa, naglalagay din siguro ako ng cards kung pwede pa. On the segments kung sa ko mini-mention yung channel niya. So yun, support Filipino vlogging, support us guys para at least ma-monetize din namin yung channel namin. And then yun. So yun yung reason kaya but medyo madalang yung mga upload ko. Sorry din kasi syempre I have to work din and to feed my family kasi syempre alam niyo naman or kung hindi niyo pa alam, I'm a newlywed. So I've been married nung March bago mag-lockdown. So yun. So right now me and my wife we are working at home, which is a really really blessing in disguise for us. So syempre kahit papaano, 'di ba? We're still working from home. Syempre kailangan mo rin ng extra income kasi hindi mo din alam eh kung kailan kasi you know, 'di ba? Nakakatakot yung times ngayon. So sana kami on our professional area, on our work, sana walang tanggalan or sana walang ayun nga, sana walang tanggalan kasi naririnig din namin yung iba like may mga tanggalan and may magda-downsize sila gawa nung business financially is taking a hit. So sana sa amin, wag naman sana.
Kasi I can't manage to be unemployed right now. So please do help me also to monetize this channel. I-up yung subscribers natin into 1,000 subscribers para ma-monetize. I-up yung watch time natin into 400 watch time. 4,000 watch time para ma-monetize yung channel. So please, please, please subscribe to the channel. Subscribe to my brother's channel. Subscribe sa mga gusto nyong vloggers talaga na supportahan. Kasi malaking support, malaking tulong niya actually guys, yung subscription nyo. So free lang din naman yan. So if okay lang din naman sa inyo, syempre, di ba? Hindi ko naman kayo pinipilit. Pero it's just, this is just a plea na if you can just help me. So yan. So balik tayo again sa kanya. Diba? May more serious vlog siya. Which is mas maganda. Which is mas maganda guys. Kasi if gusto nyo ng financial and financial literacy, hindi siya yung tipong, ito yung mga lesson ko. Walang ganun. Siyang ganun. So, in terms of financial literacy, kung gusto nyo lang malaman na tungkol sa stocks, tungkol sa insurance, yung channel niya is the place to go. Kasi, he is a legit financial advisor. So, for a company na well-known naman here in the Philippines. So, hindi ko na sasabihin yung company. Hayaan ko nang siya yung magsabi ng company. Pero, I also trusted that company. Kasi nga, a little bit of context. Ako nag-refer sa kanya dun sa company na yun. Kasi before, I was a customer and is still a customer of that company. So, ayun. So, luckily, he got it naman. And then, yun na rin yung parang nagiging full-time work and / business niya. So, please do support also my brother. So, yun. Balik tayo ulit sa kanya. As of this moment, it's just a hobby. But also, exercising. Baka naman. Actually, nakakagulat na yung mga transition niya ngayon Actually, totoo yun. Nakakagulat yung mga transition niya ngayon. Kasi he's growing on his skills. Ako, hindi ko alam. Baka stagnant na rin ako. Hindi ko alam kung nag-grow ako. Pero wala rin kasi akong practice. So, yun. Pero ang ganda ng mga transition siya na ang mga influence niya is, syempre, Kong TV, Roger Rocker, Pao Sipagan, Eman Jimenez, and I think I butchered yan. Sorry, Eman, R.I.P. Eman, and then, yun yung mga influence niya. Si Kong TV, si Roger Rocker, si Eman. Sa kanya ko nalaman yun, yung mga vlogger na yun. Hindi ko sila kilala dati. Pero dahil sa kanya, siya yung nag-update sa akin pag umuwi ako before, nung nasa, doon pa ako sa bahay ng parents ko nakatira. Pag umuwi ako lagi yung may update sa akin. Parang, oy, nakita mo na ba to? Check mo to, okay tong vlogger na to. So, siya yung laging ganun. Siya yung up-to-date sa mga vlogging, siya yung up-to-date ng mga local vloggers. Kaya ako nakuha yun dahil sa kanya. Kaya ako din na-adapt yung sa mga earlier videos ko na support Filipino vloggers dahil kay Pao Sipagan, Roger Rocker. It's a direct tribute to him. Kasi, since napanood ko yung ibang mga short film niya, na-inspire din ako sa kanya doon sa mga B-rolls niya. Ang gaganda eh. Saka yung mga concept ng videos nila. Ang ganda. Lalo yung kay Eman. Ang ganda ng mga concept nila guys. Yung kay Kong kasi medyo masa and medyo authentic na kulit. So yun yung isa din sa mga nakaka-enjoy. Yung mga older clips niya like yung mga sampung utos ng vape. Hindi ako nagbe-vape pero nagigets ko siya. Kasi and though yung comedic niya medyo more on the masa side. For Roger Rocker naman, gusto ko sa kanya yung mga transitions, yung stories nung bawat video, ang ganda. And then kay
kay Eman's is also the same. So yun yung influences niya, and then it became my influences as well, and then dinagdagan ko with Will Dasovich, Casey Neistat, Zach King, na naaliw ako kay Zach King kasi yung ganda ng mga cuts niya na doon sa mga magic shows niya na ang daming cuts. So ang galing-galing. Tapos Rance and Niana, yon. Nakakaaliw yung magkapatid na yon. Please do subscribe to them. Check out niyo din sila. Mga malalaking YouTuber na sila ngayon eh. Pero before Rance and Niana medyo mabababa pa. So before ah, nung una-una, pero ngayon sobrang laki na nila, guys. So yun yung mga influence niya. Tapos ako, yun din yung dinagdag ko din yung mga influence ko para at least alam nilang din. Wala, sharing lang, bakit? Oversharing ka na naman. Wala lang. Back to the video. Lahat ng nakita niyo doon, guys. Lahat ng footage na lahat ng footage na lahat ng footage na lahat ng footage. Wow, may pa-iPod si Mayor. Yun na yung kagandahan sa ano, sa company ko. Shout out to my company, hello. Kasi kahit papaano, kahit naka-t-shirt lang kami, basta presentable ka naman, okay lang sa mga meetings. Pero minsan pag nag-i-interview ako ng candidate, either nag-hoodie ako, nag-shirt ako na maganda, para at least, diba, presentable naman. Hindi kami required na kailangan naka-polo ka lagi. Kasi mainit, guys, eh. Naman naman sa Pilipinas, mainit, diba? So, kahit naman may aircon dito, hindi mo kami nag-aircon lagi. Ang lagi namin ginagamit, ito, nasa likod ko. Ito, si Toshiba. Ayun, nasa likod ko. Ano sa ba? Ayun. Ayan, o, diba? Si Toshiba yan, guys. So, may ano din ako dyan. May ginawa akong video, unboxing ng Toshiba na yan. So, ilalagay ko na lang siguro dito, yung link, dyan, kay Toshiba mismo, dyan. Makikita nyo dyan, yung link ng Toshiba na video ko. Pwede nyo rin i-check out yon or maglalagay din ako ng cards. Lagay ko na lang sa description, para at least, diba, makikita nyo. So, ayan, balik tayo ulit. Konti na lang, guys. Dami kong hanash. Actually, oh, mga low light capabilities ng Apple cameras, okay din naman. Kasi I'm also using an Apple iPhone. Dito ako nasanay, guys. Ayoko na magpalit. So kung magpapalit ako siguro iPhone pa din, Apple pa din. Kasi ang hirap na mag-ano, parang hirap na magpalit. iOS number 1. Joke lang. iOS number 1. Baka naman iOS. Dami na rin yung mga ano eh. Ang dami na rin yung pakulo na may mga ganun-ganun siyang cut. May mga straight cut siya na ang kulit. May mga ganun na siya. Dati wala siyang ganun. Tapos ngayon may mga pa shout out na siya, may mga pa image na siyang ganyan. Dati wala siyang ganyan. At least, 'di ba? Shout out sa inyo, guys. Baka naman nakakailan na ako. May link talaga siya sa Milk Tea, guys. Saka hindi pa nagkakape yan, guys. Ever since hindi namin pinagkakape yan. Ni-order lang niya sa Starbucks, ano, juice. Ewan ko lang ngayon kung nagkakape. Pero before, hindi namin pinagkakape yan. Social nga yan eh, actually. Kasi dati, na-hold up kami yan eh. Starbucks yan. Starbucks kid yan, guys. Social yung bata na yan. May mga ganong kulit na siya na nag-jump. Yung audio na dito medyo nag-overlap minsan sa mga sinasabi niya. Pero minsan parang kailangan mo siyang titigan para ano. Pero hindi naman pala ganun kalakas. Parang nung una ko kasi ito napanood, pangalawang beses ko na kasi ito, guys, mapanood para at least may video. Para shoutout niya ako, shoutout ko din naman siya. So returning the favor lang.
So, yun. Yung unang narinig, yung una ko na napanood, medyo ang yung background, yung music niya on the background, medyo malakas sa tingin ko. So, hindi ko alam kung inayos niya to. Pero may pero ngayon parang medyo okay naman yung ano niya, yung audio, yung background audio niya. So, minsan nangyayari din sa akin 'yon kasi minsan pag nag-i-edit ka na hindi mo napapansin na ay okay pala sa pandinig mo pero sa iba pala sobrang lakas na pala noon na hindi ka na, yung salita mo hindi naiintindihan. So, wala pa kasi siya nung mic eh. So, ako I'm using a silence mic na in-unbox ko din and then binili ko yan through Lazada. So, so far okay naman siya guys. At least medyo okay yung audio quality ko. So, dito kasi sa kanya, since iPad lang gamit niya, wala pa siyang lapel. Wala pa, hindi ko lang alam kung nakalagay yung mic niya. Meron siyang mic eh, na ginagamit. So, on this vlog yata hindi nakalagay yung mic niya. So, baka ganun. Kaya, malaking tulong din yung mic na ilalagay mo on top of your camera. Yung sa mga magwa-vlog dyan, yun. Mag-invest kayo sa magandang mic. Kung hindi nyo kaya ang Rode, kasi mahal lang Rode. Kung hindi nyo kaya yon budget-wise, Selence. Selence-01, okay din siya. China-made nga lang, pero okay din. So far, yun gamit ko eh. So, yan. Nauna yung Mayos, diga. Magaling. Pampagulo. Ayan o, may parol montage na siya. Ayun, dun lang ako medyo hindi fan dun sa pagbaba nung plastic. Pero sabagay, kanya-kanyang style yan. Tapos, narinig pa yung 3, 2, 1. Narinig ko pa eh. Ako, narinig ko, ewan ko lang kayo. Pero narinig ko yung 3, 2, 1. Tapos bababa niya. Which is, dapat siguro i-mute niya. Or baka yung software na gamit niya, wala. Hindi niya nagawa. Kasi ako ginagawa ko, per timeline, pag may montage, minumute ko yun. So yun lang. Tidbits lang. ano nga pala guys, self-taught video editor ako. Saka self-taught photographer and videographer ako. So, by profession, syempre hindi yun ang profession ko. by education, computer science po ako. Computer science graduate po ako. By profession. By education. So, ang work ko, I work in the IT industry. So, yan. A little bit. Diba? So, yung pag-YouTube ko talaga, purely hobby. Tapos na lang talaga ako, na-inspire lang talaga ako sa kanya. And then, na-inspire din, kumbaga, main focus ko nun is, mag-share lang ng gameplay. And then, after nun, pagtagal-tagal, syempre, habang tumatanda ka, na-realize mo na, shit, paano kung mamatay ka mag-isa? Nagkaroon ako ng realization na ganun. So, dumating yung point na yung vlogs ko, medyo nag-decline. Kasi nga, parang sinasabi ko, ano nang mangyayari sa buhay ko? Nagkaroon ako ng reflection na ganun. Siguro pag tumatanda ka talaga guys, may ganun. So ngayon I'm doing this kasi gusto ko din makita ako ng mga magiging anak ko. kung ano ako noon, diba? Kung ano yung ginagawa ng tatay nila before they were born or before dumating sila sa mundo. Parang, ano bang nagawa? Sino ba talaga yung tatay nila? So, yun. That's why I'm doing also these vlogs. Para at least, may ma-preserve ko yung memory na before na magkasama kami ng kapatid ko, bata pa kami parehas, parents ko, malakas pa, yung mga ganun. So, yeah. So, yun. Medyo yeah, sensitive topic, pero sige, balik tayo sa kanya. Ooh, R.I.P. Press and Pearls. Ang galing lang din talaga natin mag-invento ng business name as a race. Kasi parang sa Pilipinas lang yung may mga ganyan eh, na R.I.P. Diba? Parang paano mo maiisip na, eh, catchy, R.I.P.
Pero kung kitignan mo, ano pala, Rest in Pearls. So, di ba, parang ang catchy nung name. And same time, witty. So, yun. Dali tayo ulit. Hindi ko lang trip yung nag-dip yung camera. Pero, all in all, okay siya. Tapos may ano siya, may unstable na ano, na pan. Tapos medyo yung pan na doon, medyo mabilis lang na zoom in. Nangyayari din sa kanya na actually, guys. Depende yun sa gamit niya. So, nice. Hindi ko lang alam, guys, kung ano yung gamit niya dito. Yan, medyo blurry. Pero maayos niya yan. Uy, ganda ng transition na yung paglabas. Tapos may ano na, may store na. Ganda. Ganda lang, guys. Tatlo yung binili niya. Dami ah. Oo nga, Rest in Pearls. Baka naman, ang ganda ng montage na yun. Baka naman. Pero syempre, there's still room for improvement. Baka naman. So yun, so I'm going for the... Alright, so namatay ulit yung camera ko. So I'm going for the pause kanina. So yun guys, no? So I think that's it for the video. For my whole reaction, nandun naman lahat. For my brother, congrats on making, finally uploading your videos. Sana pagpatuloy mo lang. And then, ano pa ba? Just do what you're doing, di ba? Parang, you can improve on such levels. I-push mo lang yung sarili mo. Para magawa yung ibang mga ano, yung ibang mga gusto mong gawin. Plus, meron din naman mga tutorials online. And then, meron din naman mga YouTubers out there na magbibigay ng, ano, ng guidance. Self-study lang din. So, for this, congrats. Ganda. Ganda lang vlog mo. Subscribe kayo, guys, to my brother's channel. So, ilalagay ko sa description, sa baba, yung link ng channel niya. And then, yung mga videos na nabanggit ko, ilalagyan ko na lang ng mga links din on the video itself pag in-edit ko na to. So, yun. Galing. So, yun lang sa akin for now. So, ano lang to. This is a reaction video. So, I think that's it for now. My coffee is finished. My reactions are done. So, yeah. See you on the next video. So, peace, God bless. And ito, umash sa'yo, Sir Carlo Ople. Peace, God bless. And then, as Sir Carlo Ople always says, boom! 'Yo po, Sir Carlo Ople. Hello po. Huwag niyo po akong ano ireklamo. Pasensya na po. Hello po. Huwag niyo akong ireklamo. Subscriber niyo po ako, sir. Boom.